At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Hitbon, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Naging magkaibigan si Piolo at Mila. Laging may binibigay na cheesecake. At isang banda, nakita niya ang headband na naiwan ng isang babae. Isinood niya ito nang di niya alam na may magic yun. At sa pagod, nakatulog na siya. At laking gulat ng kanyang ina nang gusto siyang gisigin. Pero ibang tao ang nakita. Tinanong niya si Belay, bakit may dinala siyang tao sa bahay nila? Ngunit ang sagot ni Belay ay wala siyang pinatuloy na kaibigan niya. At sila'y nagtaka. Isinot ni Belay ang headband ulit. At doon nalaman na nagbabago ang anya. Ay, sorry miss. Hindi ko naman sinasadya. Wow. Ang ganda niya talaga. Okay lang. Walang anuman. Sige. At papasok na ko sa coffee shop. Sorry talaga. Nagmamadali kasi ako eh. Sorry ha? Naku, hindi niya ako nakilala. Hindi na bali. Miss? Ano nga pala yung order mo? Oh, dito ka rin pala nagwo-work? Oo, pasensya na. Ano nga pala yung order mo, ma'am? Cheesecake at banana crepes. At coffee, please. Thank you. Okay. Ang ganda niya. Parang nabigyanin kagad ang puso ko. At parang kilala ko siya. Familiar siya sa akin. Parang pakiramdam ko, kilala ko na siya. Naman ang mag-aakalang dito ko mahahanap ang swerte ko. Ay, kinikilig ako talaga. Ay, ano ito? Oh, pogi ni Piolo. Pero ang tingin niya sa akin, grabe. Ay, nako. Babalik na ako sa norma na tao na ako. Magtatrabaho na naman ako. Grabe! Naglilinis naman ako ng CR. Ang daming kalat, ano? Ano ba ito? Alis na po ako. Nay! Ay, Nay pala! Oh, bakit? Ang sabi ko, alis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Kayo rin po, Inay. Mag-iingat din, ha? Teka. Ilalagay ko na itong headband sa ulo ko. Tingnan ko lang sa mga taong nanglalight sa akin. Diyan sa labas. Ayan, naisuot ko na. Ayan, maganda na ako. Ngayon, lalabas na ako dito. Maglalakad ako na parang model ng ganito. Tingnan ko lang, mabisit kayo.
baka lumuwa ang mga mata ninyo. O pare, ang ganda, ibang dating eh. Pag yan na pangasawa ko, pwede na akong mapatay bukas. Ay, miss. Ay, miss beautiful. Ang nga pala si Mando, siguro bagong lipat ka rito, no? Ang kailangan mo ng tulong namin. Nandito lang kami. Alam mo, may sasabihin ako sa inyo, pero huwag kayong magagalit, ha? Siguro, dapat, bago ka makipag-inuman dito sa kanto, maligo ka muna, ha? Kasi, medyo mabaho ka na. Sabihin mo na rin sa mga kaibigan mo, ha? Maligo kayong lahat! Ito na yung order mo. Ah, thank you. You're welcome, ma'am. Oops! Nalaglag ko ang panyo ko. Ako lang pupulot. Ito. Sorry, ha? Thank you, ha? Salamat. You're welcome, ma'am. Thanks, Piolo. Paano mo nalaman ang pangalan ko, Piolo? Ayun ba kasi sa name tag mo? Kaya alam ko, ayun o. Ay, oo nga pala, no? Ma'am, may order pa kayo? Wala na, pero thank you, ha? Pero, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Alam mo, masarap talaga ang cheesecake nyo dito at banana crepes. Dito lang ako nakatikim ng masarap na cheesecake. Talaga, ma'am? Ay, salamat naman. Kaya pala, yan yung lagi ninyong ino-order. Yan yun po, ma'am. Sasabihin ko po sa boss ko. Sana po, palagi kayong dumaan dito. Sige. Piolo, ako nang pala si Mel... Melanie! Yun ang pangalan ko. Miss Melanie, thank you. Sige ho, enjoy your meal. Thank you, Piolo. You're welcome, ma'am. Ang pogi niya talaga. Kahit nasa malayuan, ang pogi-pogi pa niya. Hay naman, kakainin ko na nga itong in-order ko. Ano ba ito? Piolo. Ay naku, si Piolo talaga. Ay, Mare, sino yung magandang babae na bisita nyo kanina? Ha? Bisita? Wala na ba na magandang babae? Nako, wala na ba akong bisita. Mula kahapon, wala. Ay, nako, may bisita ka at lumalabas dyan sa pintuan ninyo. Kaninang umaga, kamag-anak mo ba yun? Kasi ang ganda-ganda niya eh. Naku, kung pwede mo isali sa calendar girl yun, dahil sexy pa. Ay naku, baka namamanik mata ka lang o kaya'y malabo na ang paningin mo kaya mali ang nakita mo. Si Mila lang ang maagang umalis. Di siguro ako namamanik mata. Okay naman tong paningin ko eh. Ang sabi ko, magandang babae. Hindi naman siguro si Mila yun, no? Hoy, kung walang magandang lalabas dyan sa bibig mo tungkol sa anak ko, tumigil ka! Baka itong barbecue itusok ko sa bunganga mo. Sabi nang wala kaming bisita. Ang kulit-kulit mo. Lang. At kung hindi ka bibili sa tindahan ko, lumayas ka! Ang aga-aga nabibisit ka! Totoo naman ang sinasabi ko. Pabili po ng banana cue. Pabili? Ito, banana cue mo. 10 piso yan.
Arlene? Arlene, asan ka na? Arlene! Ha? Kilala niyo ako, ma'am? Arlene din pala ang pangalan mo? Harapin niyo po ako? Ah, hindi. May kakilala ko kasi. Nandito siya kanina. Pero, tapos wala na siya. Asan na kaya yun? O sige, alis na ako. Sino kaya yun? Ang ganda-ganda niya. Sana ganun ako kaganda para katulad niya akong maganda. Kaso, ewan ko. Ang pangit-pangit ko kasi. Alam mo kanina, yung lola dyan sa may tintahan, abay nagpunta dito. At sinabi niya na may magandang babae daw na lumabas dito sa gate. Eh, ang sabi ko sa kanya, eh wala. Kaso, pinagpipilitan. Wala ka namang kasama na umalis, hindi ba? Teka nga muna. Meron bang sumunda sa iyong kaibigan? Ha? Baka naman nagkakamali sila na dito galing. Eh, bakit iisa yung... Ay, nako, bakit ko nga pinoproblema yun? Oo nga naman, inoy. Baka Melay may bulto dito. At tayo lang ang di nakakakita sa kanya. Ano? Multo? Ang inoy naman, nagpapaniwala kayo. Bakit naman tayo mumutuin? Ay, oo nga, ano. Eh, sumasakit ang ulo ko sa kakaisip dyan eh. Nai-stress ako sa kakaisip dyan. Ayan ka muna at maghahanap ako ng gamot sa silid ko ha. Sumasakit kasi ang ulo ko. Eh, sabi nila may magandang babae dito sa bahay. Eh, samantalang wala naman akong nakikita. Sino kaya yun? Hi! Asan si Piolo? Ah, si Piolo? Ay, baka malit na pumasok yun. Pero baka umabset. O kaya, parating na yun siguro. Matagal pa ba siya? Ay, paparating na yun. Matrapik lang siguro yun. Ah, ganun ba? Oo, ma'am. Kasi, siya lagi ang nagsuserve sa akin eh. Ganun ba? Paano yan? Sana, kung alam mo. Ganyan ako maabutan. Kasi magtatrabaho pa ako eh. Ako na lang, ma'am. Ang magsasabi. Saka, matatapos na ako. O sige, thank you na lang ha. Bye-bye. Okay. Balik ko kayo, ang tagal naman niya. Balik ko kayo. Naabutan pa kaya niya ako dito? Teka. Mamaya, magtatrabaho na rin ako. Kailangan na magtrabaho rin ako. At syempre, balik na naman ako sa dati. Di bale, namaya, magkita kami ulit. Baka di ko na maisuot ang headband ko. Baka nga, mahalata ko eh. Pero sa isang banda, okay rin. Nakakapag-usap naman kami kahit di ko suot itong headband. Di talaga niya ako nakilala. Ano ba yan? Ang gandang-ganda ko. At di nila ako nakilala. Akalain mo na ako pala si Melay na nilalait nyo, pero ngayon, hindi na ako pangit. Para na kayong asong ulol na naglalaway sa akin ngayon. Alis ako mamaya ha, at may pupuntahan ako. Pero huwag kang mag-alala, dito ako matutulog sa bahay. Oh, sige po, inay.
At dito lang naman po ako sa bahay. Dito lang naman ang tambayan ko sa bahay natin eh. Eh alam mo, yung mga chismosa dyan sa tindahan, eh, laging sinasabi na may babae dito na lumalabas sa gate natin. Aba, sino naman yon? At ikaw lang naman ang nandito sa bahay. Alam naman na may iba. Pero anak, di kaya may multo dito at nagpaparamdam, ha? Pinoy naman, nagpapaniwala kayo dyan sa chismo sa harap ng bahay natin. Wala naman silang ibang magawa, kundi bantayan ang bawat kilos ng ibang tao. Kaya huwag kayong maniwala sa kanila. Anak, alam mo, pati yung mga lasinggero dyan sa harap ng tindahan, sinasabi din nila na may magandang babae na lumalabas dito at napapadaan pa nila at nakakausap pa daw nila. Ang mga yun, makalasing na sila. Kaya di po nila alam na ang dumadaan na ibang tao, isa pa, tayong dalang naman dito eh. Di ba, inay? Oo nga naman. Nako, ewan ko ba sa mga taong yan? At kung may nakita eh, puro chismis lang ang ginagawa. Alam mo anak, natatakot tuloy ako eh. Baka nga, totoo na may ibang tao na hindi nakikita at sila lang ang nakakakita. Inay naman eh, nako. Ayusin nyo yung pag-makeup nyo. Mamaya, masira pa. Ah, anong oras po kayo darating? Hindi na ako magpapagabi. Aatin lang ako ng kainan dyan sa isang kumari ko. Matagal na kasi kami hindi nagkita, kaya iniimbitahan niya ako. Sabi ko, oo. Okay, inay. Ingat na lang po kayo sa pag-uwi, ha? Oo, huwag kang mag-alala. Iuuwian kita ng pansit. Kabayo, ay ano ka ba? Nanggugulat ka naman eh. Kasi naman, busy ang mata mo dyan sa piyolo na yon. Para kang tulala pag nakikita mo ang mokong na yan. Gusto mo sabihin ko na patay na patay ka sa kanya? Uy, huwag mong gawin yan ha. Nakakaya. Eh anong masama kung pagmasdan ko siya, friend? Makita ko lang, eh alam mo. Kompleto ng araw ko. Ganon, mas maganda pag nalaman niya na in love ka sa kanya. Wag na, nakakahiya. Okay na ako sa tingin, kahit love na love ko siya. Alam mo, ang daming nagkakagusto dyan. Eh, parang wala naman akong nakikita na babae na kasama niya. Ako lang ang babaeng magkakasama niya. Lalo na, pag nakikita ako ng ganito na maganda Oy! Ko. Tulala ka na naman dyan. Oras na para bumalik tayo sa trabaho. Halika na. Tapos na ang break time. Maglilinis tayo ulit ng CR. Oo, halika na nga. Dapat lang. Baka kasi matunaw na yung lalaki sa kakatingin mo sa kanya. At hanggang tingin ka lang dyan. Napasarap tuloy ang kwentuhan namin ng aking kumari at medyo dumidilim na. Si Mila kaya baka tulog na yun. Teka, sino yung nasa bintana? Ang gandang babae. Pero sino yon? Wala akong alam na magandang babae sa bahay namin. Eh, ang alam ko, si Melay lang ang nandyan. Ano ba to? Nasobrahan yata ang inom ko ng alak ka. Teka, kukurutin ko nga ang sarili ko. Aray ko. Eh, nasaktan naman ako eh. Eh, talagang doon sa silid ni Mela yung magandang babae. Teka nga, baka nga may bisita si Mela na hindi sinasabi sa akin. Ang mabuti pa, papasok na ako sa bahay at titingnan ko
kung talagang may bisita ang aking anak. Eh bakit hindi niya sinabi na may magandang babae kaming bisita? Pero, sino yan? Sino ang magandang babae? Sino? Matuklasan na kaya ng ina ni Milay na siya ang magandang babae na nakikita. Magili naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hidbang, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.